good morning Pilipinas. Sa mga kapwa ko, returning Pilipinos or mga OFW, sa mga overseas dyan, sa mga balak umuwi. Guys, may good news po ako sa inyo. May pinalabas sila ngayong protocol, new protocol na hindi na kayo maghihintay ng 14 days. Which is pinasimplified nila, which is 3 to 5 days na lang ang paghihintay ng test or swab test nyo at i-release nila. Hopefully, sana nga, pero ngayon papanatunayan ko sa inyo. So, 3 days ko, mag-3 days na po ako ngayon. So, yeah, update ko po kayo. So, okay, up to date, meron po, meron pa akong 2 days. So, nag-arrival po ako noong May 28, 2020. Tumapag po ako dito ng 4 a.m. ng umaga. So, nag-undergo po kami ng swab testing or PCR. Una, chinek nila yung temperature namin. Nag-fill up ng forms, Red Cross, Pitapit help, mga ganyan, etc. Then after that, nag-undergo po kami ng swabbing test. Which swabbing test naman, huwag po kayo maglala kasi may distancing naman. And then, 6 feet po yung kalayo ng mga kapwa nating mga Pilipino. So, and then, to dalawang ilong, yung isa swab test, dalawang ilalagay nila yung isang stick dito sa tigisan yung ilong. And then after that, meron din silang parang Q-tips na malaki na ilalagay dyan sa tongue nyo. And then after that, ready to go na kayo. So, after that, pupunta naman kayo ng line. Pupunta kayo dun sa mga mag-accommodate sa inyo, sa mga hotel nyo, sa mga OFW or overseas. So meron yung mga agencies nyo, meron ng naka-prepare sa inyo na accommodation hotel which is free room or hotel with free food. So, yun lang ang kagandahan ng mga OFW kasi meron kayong free hotel and then free food. Samantalang on the other side, sa amin, which is kami mag-provide ng assistance namin, hotel, pagkain. Maganda naman yung ginawa ng government kasi nga mas pinating nila yung safety ng mga OFW at mga kapwa nating returning Filipinos, immigrant man, non-citizen or citizen. At kapwa din natin mga Pilipino na uuwian natin. So guys, huwag po kayong mag-complain. Kasi para din sa pamilya nyo yan. At mga dun sa mga taong makakasalamuha nyo pa. Which is safe sila. At safe din kayo mismo. Yeah, ayaw din natin mag-transfer ng virus or something sa kapwa natin mga minamahal sa buhay. So sana pasalamatin natin yung government sa kanilang safety rules. Yeah. So ngayon, since noong 28 ako dumating dito, pang 3 days ko na dito sa hotel. Itong hotel na to ay sakop pa rin ng mga quarantine areas na upahan ng hotel. So ito siya. Kita nyo, ito siya, yung hotel na yan. Sakop siya ng hotel. Yan, sakop siya ng hotel. So maganda dito, may sarili kang television, meron kang sariling cabinet, meron kang sariling toilet. And then, meron ka ding sariling shower. So, yung toilet namin, yung toilet ko pala namin, ako lang pala mag-isa dito. Separate siya sa shower room. So, that's very nice.
po yung kwarto ko. Nasa master bedroom ata po pong dalawa. Pero ako lang mag-isa. So ngayon wala ako masyadong ginagawa. So nagsasearch lang ako. Nag-update lang sa ano. Update ako sa PCR test ko kung lumabas na ba. Kaya nalunod ako lang na hindi ko alam, pili ko lang ba yun. Inopen ko lang. At ang oras ngayon alas mag 6 a.m. na. So, kung gusto nyo na update sa swabbing test nyo, pumunta lang kayo doon sa website ng Philippine Coast Guard. Then, every single day nag-update sila doon ng result. So, kahapon nag-update nga sila. Kaso yung in-update nila is yung mga naunang batch. So, which is just okay kasi nauna naman talaga sila. So, hintay-hintay lang. So, pang 3 days nag-una dito. So, meron pa akong 2 days pa more para malaman ko yung result. So, pag nakuha na natin yung result natin, so, singin na lang tayo ng sabihin natin dun sa personal dito sa hotel na meron na kayong na negative kayo, and then i-help nila kayo na kumuha ng i-guide nila kayo how to get yung certificate para magkaroon kayo ng pass just para makauwi na kayo. So sa mga OFW, mayroon kayong accommodation pa uwi sa inyong mga probinsya or any places na saan kayo tutungo. So nag-provide ang government ng mga sasakyan para sa inyo papunta sa inyo. Sa aming mga sa mga hindi OFW tulad ko, so meron, pwede pa akong magpasundo sa family or yeah, pwede naman, nag-accommodate naman sila ng free, nag-offer naman sila ng free sa amin, pero job siguro matatagalan pa, kaya mas ginusto ko na lang na may magsundo sa akin na kakilala o yung mga driver. So hintay lang, then update ko kayo kung kailan na ako makakauwi na, kasi meron pa akong 2 day. Ay nga pala, sa mga OFW dyan na gustong umuwi, huwag nyong kalimutang magdala ng sakaling mga necessities nyo, like lotion, shampoo, toothbrush, sabong panlaba, kung baka maubusan kayo ng damit or something, or pag extra pagkain kung gusto nyo makatipid tulad ko na nagbabayad ng hotel kasi hindi nga ako sa ng government, wala akong agency na magpo-provide ng kailangan ko. So kailangan kong bayad ng hotel, ng sarili kong pagkain. So tip ko na lang sa inyo, kung ayaw nyo masyadong, gusto nyo talaga masyadong magtipid kasi mahirap nga yung buhay, so dala na lang kayo mga kailangan nyo tulad ng tuwalya, sabon, sabon palaba, toothbrush, towel, extra damit. Huwag mo yung kalimutan yung vitamins nyo ha, kasi mahirap na. Yeah, at never yung kakalimutan na magdala ng alcohol at sanitizer, kaya yung wipes, yeah, disinfected wipes para i-disinfect din nyo yung yung mga baggage nyo. Siyempre dami nagawak nyo. Yeah. So yun lang guys. Manais ko lang kayong update. Sana nakatulong po to sa inyo sa mga uwi pa.
So, meron po ako ano dyan. Kung gusto nyo i-update ko kayo kung kailan ako makakalabas, pwede nyo akong pwede kayo mag-subscribe o click yung notification bell para lagi kayong update ko sa aking pag-alis dito sa quarantine area. Salamat po. Have a safe flight po sa mga ukuwe. Stay healthy po. Keep safe.